Welcome to my channel, Virgie at Chasus Vlog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maghilot ng pilay sa likod. Gagamitan natin hutib-hutib, yung tapos lawayan. Lawayan ng krusan ng ganyan. Ganyan yun. Okay. Hindi ba, nag-toothbrush ba ako? So, gagamitan natin ng, ano, kailangan gamitan natin ng, ano, para madulas. Masarap maghilot pag madulas. Yung bang madulas? Ayun. And, ang gamit namin paghihilot ay Omega. Kasi mas gusto ko ito. Pictib. Dahan-dahan muna ang paghihilot. Hindi yung biglaan ng ganyan agad. Kailangan yung alalay muna. Yung pang... Ganyan. Kasi ito, wag natin ito gagalawin ng spinal cord natin kasi masilan itong bahagi na ito. So, pwede natin ito hilutin. Magano kayo ng 3 na daliri ninyo mula sa spinal cord hanggang dito. At ganun din dito sa kabila. 3. Tsaka mo yan dito pipisilin. Ganyan. Pababa. Yan. Ganyan. Kasi minsan tayo, lalo na pag pagod tayo sa trabaho, naliligo tayo. Ayan. Sumasakit ang ating mga likod. Ayan. Ito ang problema ko. Taas mo lang ganyan, kamay mo. Pag ganun mo sa taas. Ayan. Hindi. Ganyan. Ayan. Ayan. Ito yung joining dito mula din sa shoulder. Ganyan. Ayan. Ayan. Ganon din dito sa kabila. Parang ganyan. Kasi, minsan ako pagka, ano, nahihirapan ako maghilot, ginagamitan ko ngayon ito ng siko. Kasi minsan, kagaya sa atin na mga OFW, maano ang ating mga trabaho, mabibigat. So, nandito ang mga sakit natin sa katawan. Ito, diretso lang gaya ng tinuro ko sa inyo na tatlong daliri sa kabila, yun ang masahiin nyo. Pwede nyo rin ito masahiin, yung gitna alalay lang ganyan. Yan, alalay lang siya, huwag masyadong mabigat. Gaya ito siya, oh, to yung kanyang likod is malaki, mataas, oh. So, ganyanin natin siya. Ngayon, kung napapagod ka, pwede rin natin gamitan to ng siko natin. Kaya lang, ang kamay nyo, parang ganyan ng down. Tapos, iganyan nyo, i-din nyo ito dito. Ito ang gagamitin ninyo. Dahan-dahan lang. Huwag nyo itatama sa buto. Dito nyo itatama sa pagitan na paypay. Ito, ayan. So, dahan-dahan natin i-ganyan yan. Pababa. Yan. Dahan-dahan, huwag masyadong din. Alalay lang. Ngayon, parang paday pa. Habang tumatagal, panalim. Huwag nyo bibiglain. Sa una, dahan-dahan. Tapos, palalim ng palalim. Hanggang sa medyo maabot na natin ang sakit niya. At yun ang balik-balikan natin. Kung alin ang masakit. Hanggang ma-relax. Ha? Yan. Masakit daw. Wala bang sakit? Diinan natin. Yan. Yan. Kailangan nakaganyan ang kamay, ha? Kasi pag ginanyan yung kamay, ang siko nyo is flat. Pagka ganyan, ang siko nyo ay, yung buto ay tumutulis. Yan. Ganon din ang kabilang paypay. Yan. Yung shoulder mo hindi masakit.
Yung paypay lang. Iingatan nyo yung paggagamit nyo ng siko, ha? Hindi basta-basta gumamit ng siko. Kasi yung ibang gumagamit ng siko, dinidiin, masira ang buto ninyo. Ayan. Ayan, ganyan na lang. Parang ano na lang. Para ma-relax lang ang likod. Pero kung talagang meron kayong pera na pwedeng i-ano, pamasadsang buong katawan, mas mainam. Masads. Whole body. Ayan. Ito kasing ginagawa ko, relax lang to, pampa-relax. Ayan. Ito. Pampabalik-balik lang to, guys. Ayan, ganyan. Pwede rin ganyan. Depende sa inyo kung anong ano nyo. Kung alin makakabuti sa inyo. Makakagaan. So, yan lang ang ituturo ko sa inyo. Parang pattern lang yan. Kayo nang bahala kung hanggang anong oras kayo gustong magpamasahe sa likod ninyo. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa sumusubaybay sa aking channel. God bless us all.